Sa mga produktong ito, ano nga ba yung pinakamagandang wax? Ano? Sino magbibigay ng pinakamagandang shine ng hydrophobic effect? At sino yung magtatagal? Ano? So, watch until the end. What's up guys? Who here? So, sa video naman na ito, magko-compare naman tayo ng mga waxes. Ano? So, ang lineup natin for this series ay ang Guapo Car Care Solutions Premium Liquid Carnauba Wax. And then, Reverse Perfect Shine Wax. Then, Microtex Nano Gloss High Tech Wax. And Turtle Wax Super Hard Shell Liquid Wax. Ano? So, ilalagay ko sila sa Innova. Dito sa mga pinto, sa gilid. And of course, dito sa Montero. Ano? Since darker color to, baka mas madaling makita yung shine nila kapag mas darker color. Ano? So, nalinis ko na yung mga panels na yon. Gagawin na lang natin. Ilalagay natin itong mga produkto. Ano? Alright, let's go! Alright, so yan, nakita nyo, naglagay ako ng tape. So nakita nyo, apat na section. Actually, limang section. Ito yung control panel natin para compare natin kung nandiyan pa ba yung mga waxes. Ano. So kung naging pantay na siya tulad nung sa control panel, ibig sabihin wala na yung wax doon. Ano. So yan, sa unang section, Microtex Nano Gloss dito. And then yung Reverse Perfect Shine sa area na to. And yung Guapo Car Care Solutions Premium Carnauba Spray Wax or Liquid Wax dito sa portion na to. And then yung Turtle Wax Super Hard Shell Liquid Wax dito sa portion na ito. Ano? So itong mga pinto na to, hindi yan prep. So what I mean by prep, hindi siya pinolish, hindi siya dinicontaminate. Basically, nilinis ko lang siya. Ano? So of course, kapag mag-apply kayo ng wax, make sure hindi dapat mainit yung panel. Ano? Alright, so simulan natin sa Guapo Car Care Solutions Premium Liquid Carnauba Wax or Premium Carnauba Liquid Wax. Ano? So guys, make sure basahin nyo muna yung mga instructions bago nyo i-apply yung mga products. Ano? Para ma-apply natin ng tama. Yan, basahin yung instructions and make sure shake nyo yung product. Ano? So dito sa Guapo Premium Carnauba Liquid Wax, simple lang naman. Mag-spray daw tayo sa microfiber towel. Liberally. Tapos i-spread daw natin sa panel, ano. So, ako pa yung products nagkakita ko. Isko sa akin. Tapos, kung ako surface, mag-left and right ako. Para makakuro lang surface. Tapos, kung ako yung then after nan, hiyal lang daw ng mga 3 to 5 minutes. Ano? So, ako kukunin ko yung 5 minutes. So, next up is yung Microtex Nano Gloss. Ano? So, make sure basahin nyo yung instructions. So, pwede daw kayong gumamit ng wax applicator or sponge. So, ito yung wax applicator nila. Meron naman ako. So, gagamitin ko na lang din. Pero pwede rin siguro microfiber. Ano? So, apply a thin even layer of Nano Gloss wax on your car using a gentle circular motion. Wipe off wax before it completely dries out and buff using Microtex plush or ultra plush microfiber towels. So, apply and remove one wax one panel at a time. So, straightforward lang naman din pero walang sinabing time. So, make sure you shake nyo muna yung product and then apply natin sa wax applicator natin. No? Alright. Okay, so next up is yung reverse perfect shine. Ano? So according sa instructions, apply a thin and even coat of wax and buff immediately with a microfiber. Ano? Don't let it dry to haze. So I think pagka-apply natin, buff off natin. Ano? Parang tulad nung silen shine last time. So wala silang sinabi kung ano mismong applicator yung gagamitin natin. So either choice nyo microfiber or ito, sponge applicator or foam applicator. No? So I'll go with this foam applicator. No? So open. Ayun. So ganyan muna pala guys. Then maglagay tayo sa ating applicator. No? Kaso bakit lang? I think that's enough. Ayan. Tapos, gago, liquid na liquid talaga siya. So, spread natin yung product. Mabango siya, guys. Amoy na amoy ko dito. Sobrang liquid niya. Yung ganyan ba talaga yan? So, mag-share natin. And then, piso pattern. So, left to right. Amoy, guys. Shampoo. So, up and down. Ang over natin na ito.
Ayan. Alright, so goods. So apply daw, wag daw hayaan matuyo. So ito, clean microfiber towel. And then buff off natin, ano. I think right off the bat, medyo nag-improve naman yung shine niya. Pero, let's see. I don't know. Tapos buff off na din pala natin yung sa tag dito, Guapo Car Care Solution Premium Carnauba Liquid Wax. So, alright. And then ang natitira na lang ay yung ating Turtle Wax Super Hard Shell, ano. Alright, so next up is yung Turtle Wax Super Hard Shell Liquid Wax natin, ano. So, shake well before using. Apply on a cool, clean surface, not in direct sunlight. Apply a small amount of product on a damp foam applicator or cloth and spread it evenly on one section at a time. Allow to dry to haze. Remove excess with a soft cloth. Buff lightly for a maximum shine. Not intended for vinyl, wood, or flat paint. So, make sure, shake niyo muna ng maigi. Tapos mag-apply tayo sa ating applicator, ano. Alright. So, ayan na lang natin siya mag-haze, ano. Alright. So, habang hinintay natin mag-haze yung Turtle Wax, buff off na natin tong kay Microtex Nano Gloss, ano. Gamit ng clean microfiber towel. Alright, so nag-haze na yung ating turtle wax, so buff off na natin, ano. So yeah, yun yung indication na pwede mo na i-buff off yung wax. Kapag wala na siyang iniiwan na trail ng wax, ano, hindi na rin siya greasy sa pakiramdam, sa daliri. So buff off lang natin maigi para wala tayong excess. Alright, so na-apply na natin yung mga products natin at na-buff off na natin sila sa bawat section, ano. So kayo ba guys, sino ba sa tingin niyo yung wax na magbibigay ng magandang shine, ng hydrophobic effect, at saka ng durability, ano. Sino yung magtataglo sa kanila, ano. So guys, pustahan. Sino ba pustahan nyo dito sa mga products na to, i-comment down nyo, ano, sa comments, ano. Alright, so naglagay rin, no, dito sa Innova, same order, control panel, Nano Gloss, Perfect Shine, Premium Carnauba Liquid Wax, tsaka yung Super Hard Gel Liquid Wax, ano. So, yan, naglagay din ako dyan, pati dito sa hood. Pero sa hood, dalawang products lang yung nilagay ko. So, yung Perfect Shine, tsaka yung Premium Carnauba Liquid Wax, ano. Dito sa hood, matetest natin yung tape, ano, yung slickness test, ano. So, yan yung sa Perfect Shine, madulas din. Ito yung sa tawag dito, Premium Carnauba Spray Wax, ano. So dito sa badatas ni masyado, baka hindi ko pa nababuff off ng maayos. Ayan. No, hindi ko pa na siya nababuff off ng maayos. So yan yung sa Premium Carnauba Liquid Wax ng Guapo, ano. So pareha silang madulas. So we're good with the slickness test, ano. So tignan na lang natin after like a couple of weeks. So for the first week, tignan natin kung madulas pa rin siya after dinisen, ano. Same with the door panels, ano. So yan, tignan natin, ano. So hayaan ko muna sila mag fully cure talaga. So hindi ko sila babasain within like 8 hours. So bukas ko na lang sila babasain para matignan natin yung hydrophobic effect nila, ano. And then every week after that, lininisin ko sila. Then tignan natin kung nandiyan pa sila sa mga panels, ano. So yung sa hood pala, meron pa rin tayong puso coat dito, tsaka yung lumang seal and shine, ano. Kaya dalawang products lang yung nailagay ko. The next day. Alright, so after more than 8 hours, test na natin yung hydrophobic effect nila, ano. So gamit ng same hose na ginagamit natin sa mga previous video, yung shower pattern, tsaka yung tag dito, stream pattern, ano. So control panel, Microtex Nano Gloss, tapos reverse perfect shine,
And then Guapo Premium Carnauba Liquid Wax, tsaka yung Turtle Wax Super Hard Shell Liquid Wax ano. So tignan muna natin dito sa ating control panel. So nakikita nyo hindi siya nagbe-beading masyado. Compared dito kay Microtex Nano Gloss, nakikita nyo yung mga beading. Ayan. Tapos medyo mabilis naman yung sheeting off kasi vertical eh. Pero yung beading, no, walang beading. So ito yung sa Microtex Nano Gloss. So kung makikita nyo, ayan, nagbibid siya. So nakikita nyo madaling matanggal yung tubig. Ayan. Tapos ito naman yung sa Reverse Perfect Perfect Shine. Almost the same. Napaka-reactive din. Water beading rin. Pero for this one, I could say mas parang mas tight yung beading niya compared kay Microtex Nano Gloss. Kasi nakita nyo ito, parang may mga ibang beads na hindi ganun kabilog. Ito parang halos lahat bilog. Nakita nyo. So yan yung sa Microtex Nano Gloss, tsaka yung sa Reverse Perfect Shine. Tapos ito yung sa Guapo Premium Carnauba Liquid Wax. So not yung beading, not that great. So yeah, definitely nagbe-beading siya, pero tignan niyo yung shapes, hindi siya tight. Ano, nakita niya may mga irregular shapes, hindi tulad nitong dalawang nakita natin before. So ayun, nakita niyo mga tight beading, bilog na bilog pati dito. So ito, beading wise, not so good. Pero definitely may sheeting effect siya. So nakikita nyo itong part na itong tuyong-tuyo ito. Ayan. Itong sa dalawa, madaming iniiwan na bead. Ayan o. So for the Guapo Premium Liquid Carnauba Wax, not that great. So nakikita nyo yung beading, hindi siya maganda. Pero definitely nagwa-water sheeting siya. So nakita nyo itong part na ito, yung tuyo. Alright, so dito naman tayo sa Turtle Wax Super Hard Shell Liquid Wax. So beading wise, hindi rin siya ganong kaganda. Pero definitely nagbe-beading rin siya. Ayan, nakikita nyo. Pero yung shape, hindi rin kasing tight nung Perfect Shine tsaka ng Microtex Nano Gloss. Tapos in terms of water sheeting, so ganun din siya, maganda. So itong part na tutuyong tuyo tsaka itong mga to, tapos nag-iiwan lang ng onting trail. Ito nakikita nyo, ayan. So beading goes to Microtex Nano Gloss tsaka Reverse Perfect Shine. Pero itong dalawa, mas lamang yung Super Hard Shell Liquid Wax, tapos si Premium Carnauba Liquid Wax, ano. So ngayon try naman natin yung stream pattern ng ating hose, tapos tignan natin yung kanilang water sheeting capabilities, ano. So first of all, dito muna tayo sa control panel. Actually zoom out ko na lang para kita nyo yung buo. So definitely, ewan ko na mapapansin nyo, nag-iiwan siya ng maliliit na butil ng tubig. Ayan. Ano. Ito kay Microtex Nano Gloss. So mas mabilis yung pagkatanggal ng tubig. Tapos yung mga naiiwan niya nagbe-beading, ano. Ayan. Pero ito, yung part na to, kung saan mismo tumatama yung hose. May mga maliliit na naiiwan, kaunti lang. Pero yung ibang parts, ito yung tuyo. So, ito yung sa control. Nakita nyo medyo mabagal mag-sheet off. Ito nakita nyo sobrang bilis. Ayun o.
So, yan yung kay Microtex Nano Gloss. Then, ito naman kay Reverse Perfect Shine. Ito, mas unti yung iniiwan niya. Definitely, mas unti nga talaga iniiwan nito ni Reverse. Kung nakikita nyo itong part 22 na yan. Tapos, yung mga naiiwan, yan, nagbibeading. Hindi kasing dami ni Microtex Nano Gloss. Tapos yan, yung beading niya, maganda pa rin yung pagka-bead ng tubig. Hindi tulad nito na, ayun, nakakita nyo, iba-iba na yung shape. So ito, kahit mag-iwan ng tubig, yung sheeting o yung water sheet, tight pa rin yung beading. Ano? So ito naman, kay Guapo Premium Liquid Carnauba Wax. So maganda yung sheeting. Maganda yung sheeting niya, pero yung mga may naiiwan pa rin na tubig tulad lang din nung kanina. Ayan. Pero definitely majority, malaking part ay tuyo. Tulad nito, nito, ito, ito. Except lang talaga sa mga trail na naiiwan. So, isa pa. Pero mabagal yung water sheeting niya, no? Ayan, nakita niyo yung water sheeting, compare natin dito. Nakita niyo sobrang bilis. Pati yung kay Microtex na ano glass. Ayun no, tas ito kay nakita niyo medyo mabagal. Hindi siya kasi bilis nung dalawa. Tas ito naman kay Super Hard Shell Liquid Wax. Ang bagal rin. Oh. Tapos hindi siya kasing onti nung kay Guwapo na Premium Carnauba Liquid Wax yung iniiwan niya, pero mas tight pa rin yung beading niya ito compared kay Premium Carnauba Wax, ano. So yun yung sa ating water test or hydrophobic test. So para sa akin dito sa Montero, ang number one ay yung Reverse Perfect Shine, kasunod ng Microtex Nano Gloss, and then yung Turtle Wax, Super Hard Shell Liquid Wax, ano, then panghuli yung Premium Carnauba Wax. Alright, so ito yung first video natin about sa mga wax comparison natin. So between yung Microtex Nano Gloss, tapos yung Reverse Perfect Shine, then yung Guapo Premium Carnauba Liquid Wax, and then yung Turtle Wax, Super Hard Shell Liquid Wax, ano. So, final verdict for the first video, pinakamadaling i-apply yung Reverse Perfect Shine, ano. Hindi siya ganung ka, alam mo yun, parang ka-lotion, hindi rin siya yung sobrang liquid na liquid. Saktong-sakto lang siya, sobrang daling i-apply. Tapos, iba-buff off daw yun immediately, eh, no? So, kapag na-cover mo na yung buong section na yun, i-buff off mo kaagad. Hindi ka na maghihintay ng like 3 to 5 minutes or 10 minutes para mag-haze yung product, ano. Immediately buff off pag na-cover mo na yung buong section, ano. Sunod doon is yung Carnauba Premium Carnauba Spray Wax. So spray lang siya, tapos spread mo, and then hayaan mo lang like 3 to 5 minutes until mag-haze siya, then i-buff off mo, no. Madali naman din siyang matanggal. After that, sunod doon ay yung Turtle Wax. So kapag nag-haze na siya, madali rin siyang tanggalin. So pero ito, ano siya, parang lotion type na liquid wax, ano. So, hayaan mo mag-cure yun hanggang mag-haze siya. Then, pinaka-last is yung sa Microtex Nano Gloss. So, kapag natuyo talaga siya, medyo matigas siya. So, medyo mahirap tanggalin. So, dapat sakto lang yung amount mo para hindi ka rin masyadong mahirapan in the end mag-buff off, ano. So, yun, in terms of application, sino yung pinakamadali, ano. So, in terms of shine, mahirap talagang i-judge or mahirap i-distinguish kung sino yung pinaka makintab sa kanilang apat, ano. Lalo na kapag maganda pa naman yung condition ng paint nyo, hindi talaga siya madaling makita, no. So, usually kasi pag ganito, kung makikita nyo sa mga ibang video, pag talagang tinetest nila yung shine, yung gloss, gumagamit sila ng gloss meter. Siyempre, another gadget na naman yun. And mahal siya, guys, mahal. So hindi natin kayang bilhin yun, ano? Hindi natin afford. So hindi natin matetest gamit ng mga ganong klaseng tools yung kintab ng mga wax, ano. So iiwan ko na lang sa inyo, kayo na lang bahala mag-judge kung
sino sa tingin nyo yung pinaka makintab, ano? Kaya nagtanong ako sa FB page at sa YouTube community post kung ano yung pinaka makintab, ano? At karamihan ang sagot ay yung Microtex Nano Gloss, yung letter D. So guys, thanks for taking part sa public survey. Pero para sa akin, almost pantay sila. Kung titignan ko dito personally, wala talagang pinagkaiba. Halos pantay lang talaga lahat. Siguro may onting improvement mula dun sa panel na walang wax, pero definitely hindi sila nagkakalayo. Ano. And then lastly, pag-usapan naman natin yung price ng mga apat na products na tinest natin. Ano. So, bibase ko na lang to sa 500ml, ano, yung pinakamalapit dun sa kanila. Ano. So, itong sa Reverse Perfect Shine, yung gantong bote ay 250ml. Pero, may binibenta sila na tatlong ganto. Tatlong 250ml, so bali mga 600, 700 something, kayo na lang mag-mat. For the price of 290 ata or 280, nasa ganung range, ano. So, isipin nyo madami na yun para for the worth of like below 300. And then, itong sa Carnauba Liquid Wax ng Guapo Car Care Solutions, itong 500ml nila na spray. Tama ba? 500ml ba to? Walang nakalagay kung gano'ng kadami. Pero assume ko na lang 500ml to. Worth 219 pesos or 220 pesos. Nasa ganung range siya, no? Then itong Microtex Nano Gloss. Meron siyang 500ml version nito. So mas malaki yun. For 380 pesos. Then yung pinakamahal ay yung Super Hard Shell Liquid Wax ni Turtle Wax, ano? Tapos mas maliit pa ata yung bago nilang labas. So, yung bago ngayon, yung nabibili, nasa 300ml na lang siya. For the price of like 430 pesos ata, nasa ganung range. So, yan. Naka-range na yan by value, no? Yung worth. So, yung perfect shine, yung mga nasa around 700 yan. 250 times T. Gawin nyo na lang yung math. Masulit yun para sa akin. Tapos yung Guapo Car Care Solutions na Premium Carnauba Wax, then yung Microtex Nano Gloss na 500ml, and then yung Super Hard Shell Liquid Wax ng Turtle Wax, ano. By the way guys, if gusto nyo bumili ng mga products na to, meron pong link sa description, ano. So scroll down lang kayo, open nyo yung description, may makita kayo mga links doon, ano. Nakalagay naman kung anong products yung mga links na yun, ano. So click nyo lang yon, then order kayo doon para masupportahan nyo rin yung channel, ano. Para makapag-review pa ako ng mga ibang products. Alright! Alright, so guys, that's it for this video. Sana nakatulong to sa pagde-decide nyo kung anong wax ang bibiliin nyo, no? Tapos ilalagay nyo sa mga sasakyan nyo, no? So guys, don't forget to like and share this video if nakatulong. And don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Para updated ka sa mga bagong upload natin. Especially sa mga weekly update na itong mga to, no? And yung isa pa nating video na pinagko-compare natin yung Fusuko tsaka yung Seal and Shine, ano. So guys, thanks for watching and see you on the next vid. Alright!